ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, opisyal na pong idineklara ng PAGASA yung pagsisimula ng tag-init o dry season sa bansa. Dito pong nakaraang Biyernes yan, ha? Kaya dapat I am ready tayo sa mas mainit at mas maalinsangang panahon. Ngayong tag-init, mga kapuso, ito po mga dapat nating gawin, ha? Dapat po, dalasan natin yung pag-inom ng tubig. Hanggat maaari, manatili lamang tayo sa loob ng bahay. Pero kung kailangan lumabas, magdala po kayo ng pananggalang sa matinding sikat ng araw. Magsuot din ng light-colored na damit at iwasan yung physical activities, lalo na sa tanghali at hapon. Yan po yung mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, mga kapuso. At sa atin naman ulat panahon, isang low pressure area o LPA ang nakita ng PAGASA sa layong 560 kilometers dyan po sa east-southeast ng Mindanao, nasa dagat yan, mga kapuso. At sa ngayon, ha, mababa po yung chance nitong maging bagyo habang lumalapit dyan sa southern Mindanao. Pero magpapaulan na yung trough o extension nitong LPA nito dyan sa southern Mindanao, lalong-lalo na po dyan sa Davao region at dyan sa Soccsajan region. Halos wala namang ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw nito, pero maging I am ready po sa malinsangang panahon, lalong-lalo na dito sa Metro Manila dahil posibleng pumalo sa 41 degrees Celsius yung init factor o damang init ngayong araw, mga bandang tanghali o hapon yan, ha, mga kapuso. Aabot naman sa 40 degrees Celsius ang init factor dyan sa Zamboanga City, 39 degrees Celsius man sa Tuguegaro sa Cagayan at Catbalogan dyan sa Samar, at 38 degrees Celsius ang init factor dyan sa Cabanatuan sa Nueva Ecija. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.